Magandang araw. Welcome back to my channel, Kuya Jan. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung comparison sa ating dalawang angle grinder at dalawang cordless drill. So guys, bago tayo mag-proceed sa ating items, paki-subscribe, paki-like, at saka share, at paki-post na rin ang bell button para sa mga updates natin. So guys, puntahan tayo sa ating tools. So una guys, comparison natin dito sa angle grinder tayo. So ito guys, Mitsushi angle grinder, Lotus angle grinder. So una nating reviewin guys, external part. So sa cord tayo guys, yan. Mas mahaba yung cord ng Lotus angle grinder, mas makapal yung ano niya, yung wire kumpara dito sa Mitsushi. So sa quality guys, yan, medyo may angat ng quality yung Lotus kumpara sa Mitsushi. So sa casing guys, sa casing similar lang yung casing nila, halos pantay lang yung quality. Sa switch guys, mas maganda yung pagka seat ng switch sa Lotus angle grinder, kasi ito lang yung gagamitin natin, thumb lang. So isang kamay lang pwede mo siyang i-switch on, switch off. So dito di mo siya mas i-switch na isang kamay habang gagamit mo to in case of emergency, kasi nandito yung switch niya sa bandang likuran. So yun guys, sa kapagkakaiba rin nila, advantage lang din dito sa Mitsushi, madali kang magpalit ng carbon brush, kasi nasa yung may ganyan siya, pinhole, nasa gilid lang dalawa. Unlike sa Lotus, tatanggalin mo pa yung back casing para makita natin nasa loob yung carbon brush niya. So ito yung cutting dish shield. Yan. Dito kasi guys, ano lang, parang ano lang siya, manipis lang na metals. So dito parang may pagka-cast iron yung ano, disc guard sa Lotus. So bukod dun sa external part, yun halos magka-similar na. So ngayon guys, punta tayo sa internal ng ating angle grinder. So unahin natin mag-review yung ating Mitsushi. Ayan. Tignan muna natin guys, ito. So ito sa Mitsushi guys. Ayan. Ito yung loob niya. Ayan. Ito yung blue air blow niya. Ayan. So sa copper guys, okay din. So buksan din natin yung Lotus para makita natin yung pagkakaiba. So dito sa Lotus guys, yung pangbukas niya ali rings sa guard. Pero dito sa dulo niya bolt na rin, Phillips screw. So same lang sila, Phillips screw. Ito guys, tanggalin natin. Yan. So guys, ito pagumpara natin. So halos same lang sila. Yan. Air blower, blower same lang. Halos magkapareho lang. Yan. So nagkakaiba sila dito. Dito sa quality ng
yung copper wire na ginamit. Yan. Medyo magandang quality ito kasi sa kanyang kulay ito. Hindi ganong kulay. Ito kasi yung magandang klase na copper wire. Yan. So kadalasan nasisira kasi sa mga angle grinder yung dito party. Dito. Ito yung nakakonek sa carbon brush. Itong banda na to dito. Wala kami sibuyas. So guys, tingnan natin yung bandang likuran. Ito. So bali, ito yung loob niya. Yan, makikita nyo doon yung carbon brush dalawa. Ito na yun. So sa bandang likod. Sa ngayon guys, hindi natin ito ma-actual test kasi nandito tayo sa loob ng bahay. So, itong dalawa guys, almost ano na to, years nang nagamit ko to. Okay pa rin. Sa performance niya guys, sa pagputol ng bakal, yung same lang yung kapal ng bakal, halos pagkapareha lang, walang pinagkaiba. Yung produce nilang init sa kanilang, ano, sa kanilang loob. Dito halos same lang yun, walang pinakaiba yung lakas nila, pare itong ano 650 watts, so pareho lang yung lakas nila. May mga parts lang na nagkakaiba yung quality, so tulad dito yan guys, tingnan nya, ito yung loob ng Lotus angle grinder, sa loob nito back part yan, ito yung carbon brush nya, so makikita nyo yung pagkakaiba ng carbon brush dito guys tsaka sa dito. Medyo magandang klase yung carbon brush. Makikita ko dito guys. Yung carbon brush ng sa quality ng carbon brush. Medyo magandang ano dito. Quality. Ito. Sa Lotus. Pero sa gamit naman, halos pareho lang yung ano nila. Yung naiproproduce na gamit. Ito yung carbon brush. Yan. Dito sa Mitsushi. Sa Lotus guys. Maganda sya. Yan. Tsaka yung nakakonekta sya dito. Parang ano. Ito yung nakakonekta sa switch. Yan. At sa loob nito. Marang may maliit syang fuse. Siguro protection sa. Sunog. O kaya may sira. Yun mag. Ano na kaagad. May magpo-protect. Yan. Ito guys. Parang siyang ano, parang itsura niya, parang transformer. Pero may fuse dito sa loob. Yan guys, yung bandang likod. So, yun yung internal part natin sa ating angle grinder. So, ngayon guys, proceed tayo sa ating cordless drill. Ito po. Bago yun guys, sa price pala guys, halos magkapareha lang yung price ng dalawa, Mitsushi at saka Lotus ang grinder. So dito sa price din ng cordless natin guys, yan cordless ito guys, nabili ko halos 1,000 dito, mga ano lang, magna 900, so may difference yung konti. Yan, so external tayo guys, Lotus yan. Pag external din natin, maganda yung external nitong Lotus. Ayan, kukumpara doon sa Mitsushi. Medyo okay to. Matibay yung plastic, wala siyang rubber grip. Dito na dito sa Mitsushi. Medyo ano konti yung ano sa quality, medyo magandang quality dito sa plastic. Ito may rubber grip, maganda yung paghawak. So pag sa grip tayo, mas advantage dito. Okay, sa power guys. So 12 volts sila parehong dalawa, so doon tayo sa power. Base sa paggagamitan. Una, sa steel. Kung sa steel guy, dito, mas lamang ang Mitsushi. Bakit? Kasi meron siyang switch mode. Pwede sa, ano, mabilis na ikot. Mabilis na torque. At dito sa force torque sa number 2. So mga, pesado to na ikot. Kahit i-diin mo masyado, may
umiikot pa rin niya kasi may ano force yung dito sa 2. Yan 1 2. So dito lang ang disadvantage dito, wala siyang selection mode. So naka-fix lang yung ikot niya. So nakabutas naman nito guys ng bakal, kaso lang nahihirapan siya kasi wala na nga siyang ano eh. Wala na siyang selection. So, sa battery guys, yan ito. Nabili ko to, isang battery lang. So doon dalawa, may isang kasama na. So yun, yung advantage noon. Dalawa, isa. Sa gamit guys, same sila lang yung ano nila, yung battery. Halos pareho lang. Although magandang tingnan yung anong gawa ng inko. Pero sa gamit, halos pareho lang. So sa ano guys, sa bakal tayo. Yan. Ito. Pag gusto mong magbutas ng bakal, ito mas magandang gamitin. Sa kahoy, halos same lang yung ano nila sa kahoy. Sa semento, halos pareho lang. Walang pinagkaiba. So, sa bakal lang sila nagkakaiba ng pagkagagamitan. Yun. So, test natin. Yan. Yan. Ganyan lang yung ikot niya. Dito na dito na. Ito. Yan. Nabilis. Tapos may mabagal. Yan yung force mode. So, kaya niyang dandahan pero umiikot. Nakakabutas talaga siya. So, yan. Yan yung ating cordless 12 volt drill. So yan guys, yan yung ating comparison ngayon sa ating tool. Wala tayong actual na testing eh. Na ano, pero yun guys, pagka ano, yun na yung ano ko review. Sa bakal dito mas okay. Sa kahoy halos pareho lang. Sa semento halos pareho lang. Angle grinder natin guys, same lang yung lakas, 650 watts, pareho lang. Kung anong man yung bakal na ikakat nila, kayang pumutol. Yung hindi siya ganong malakas uminit, halos pareho lang yung ano nila. So may mga pisa lang yung quality. Lamang ang inko sa quality konti. Sa pagkakabuild, pagkakaset up. So maganda inko guys. Dito naman guys, although ito tatak, tibay yung inko eh. Pero kung ako mag-ano sa dalawa guys, ito, medyo maganda yung Mitsushi. Although parang cheap na siyang ano, tingnan masyado dahil sa price din niya, na mura lang kumpara dito sa Inko. Pero maganda yung ano niya guys, quality. Itibay din kasi matagal na rin sa akin. So hanggang ngayon okay pa, gumagana. So ibig sabihin may ano din, matibay din. So yan guys, bago tayo magtapos, paki-subscribe sa aking channel. Paki-like at saka share, then paki-post na rin yung bell button para sa ating bagong updates guys, maliban dito sa tools na to. At abangan nyo rin guys yung bago kong gagawing videos tungkol sa mga motorized bike conversion and installation of motorized engine. At soon guys, meron pa tayong ilalabas mga ibang project na naman maliban dito sa mga tools. Ibang project na naman, mga DIY. So yun guys, maraming salamat. Thanks for viewing at magandang araw.